Thank you, Madam Chairman. Madam Chairman, nakaka-dismaya at nakaka-dismaya dahil pang-apat na hearing na natin to at inibitahan natin itong mga mahalagang resource persons para mabigyan sila ng pagkakataon, magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side. At yung ibang mga personalidad dito, nag-issue na tayo ng supina, pero parang walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Itong pag hindi nila pagdaluho dito ay kawalan ho yan para sa kanila dahil mawawalan sila ng oportunidad na magpaliwanag. At para sa akin, sinyalis ho to na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Yung pag hindi nila pagpunta ho dito, para sa akin, is a sign of guilt. Dahil ito ay pang-apat na hearing na ho natin at ilang beses na rin ho natin na nasabi sa committee kung sino-sino itong mga personalidad. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung gaano kahalaga po itong mga personalidad. For example po, inimbitahan ho natin yung mga incorporators at board of members ng Lucky South 99 na ito po yung na-raid noong 2022 at ngayon meron na namang problema. Inibitahan rin ho natin yung may-ari ng lupa in World Wind Corporation kung saan doon natuklasan po yung isa sa pinaka-violenteng pogo hub sa Pilipinas. At wala rin pumunta ho sa kanila. Nag-issue ho tayo ng supina para kay Go Hua Ping para ipagpatuloy yung ating pagtatanong at higit sa lahat malaman kung sino po yung mga nasa likod nitong Pogo Hub sa Bamban. Pero pangalawang pagtanggi o pangalawang beses siya nang hindi pumunta ho dito, ngayon na kahit may supina, binaliwala pa rin niya yung supina na inissue ng committee. May isa pang personalidad na mahalaga ho, yung si